Sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Mr. Victorio Mario Dimagiba, ang founder at president ng Lamang Consumer Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali. Yeah, magandang tanghali po sa inyo lahat. Nako, humihirit na naman po ng dagdag presyo yung mga manufacturers ng dilata, no, dahil wala na daw silang kita. Sa tingin niyo ba, maaaring magtuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng dilata natin ng dahil sa hiling na ito? Alam niyo po, kaya kami, about a week ago, sumulat na ako sa DTI. In fact, ang aming sumbong, yung mga in-approve nilang bagong SRP ng mga dilata, ang tawag po namin, overpriced, no? Mm-hmm. Meaning, over and above what it should be, no? Dahil base po sa mga datos namin ni-review, yung pong presyo ng tin, yung lata, uh-huh, at saka yung presyo ng meat, no, yung karne o yung isda, yung tambad, eh bumababa sila, nag-o-offset eh. Sa tingin po namin, dapat inigpitan ng DTI yung pag-approve ng bagong SRP. Alam niyo po, mga nakikinig sa ating mga mamimili, this year, January to July, dalawang beses na nagtaas ang SRP ng mga produktong dilata. Mm-hmm. So, medyo nagsumbong na kami, Laban Consumer Inc., no? Ang tawag namin overpricing. Pero actually, ang sa sulat, sabi ko, tignan ninyo, pakiimbestigan ninyo kung merong bahid ng profiteering yung mga ginawa ng mga manufacturers. No? Importante po yung sa atin dahil lahat ng mga mamimili, nagsasarap ni Tomas ang isang piraso ng piso, o isang 150. Napakalaki po niyan. No? In fact, nung panahon po natin sa DTI, ang mga reasonable price increases ng SRP, naglalaro lang yun sa mga 25 centimos isang data. Eh, no? Mm-hmm. So, I think, dahil yan, tama-tama, no? Kami nga po natutuwa sa instruction ng Pangulo sa SONA niya. Na, sabi niya sa mga negosyante, mag-practice kayo ng fair pricing, no? And then, nag-utos siya na unmask yung mga nagko-commit ng mga cartel, mga hoarding, no? Maganda yung utos na yan eh, dahil kung ikaw yung regulator like DTI, dapat ikpitan mo. Alright. Ang balitaan po namin, nabalitaan namin na meron pa daw mga bagong request for price increases, no? This is the time for DTI. Tumulong naman sila. Kayo po ba, sir, sa inyo pong hanay, ano, binigay niyo ba ng kopya ng inyong pong pag-aaral na sinasabi na hindi dapat na magtaas? Ito opo, hindi lang. Ang DTI may po. May po kami, tsaka may attachment pa yun. Right, right. Binigyan po namin sila. In fact, nakakatuwa nga ito, in-acknowledge lang nila a day after the SONA. Mm-hmm. nung nag-stack ng presidente na, ewan, maganda yung stock ni President, in-acknowledge, dahil pag-aaralan daw nila. So, inihintay po namin yung pag-aaral niyon. Mm-hmm. Pero meantime, inamin din nila na may mga bago daw nakapending na for higher SRP. Siguro dapat yun, ikpitan nilang review, no? Mm-hmm. Dahil alam niyo, ganyan yung practice ng mga negosyante. May mag-i-start mo na isa, dalawa, magtataas. Pagkatapos, pag nakitang approve ng SRP, mm-mm, susunod na yung iba eh. So parang nagbabanwago niya. Dapat hindi ganon, no? Okay. At tumulong sila na yung inflation natin, pataas pa daw nung July eh. From June eh. So ayun po ating panawagan na yun lang makatwiran, no? Kung ano yung makatwiran, huwag naman yung labis-labis. Kasi kawawa po mga mamimili, lalo na yung mahihirap. Yes, opo. Siyempre, dahil nababanggitin nyo na rin po yung inflation, ano? Sa tingin nyo, may epekto ba talaga itong sinasabi na train law sa paglobo po ng inflation? At yun ho, patuloy malaki na... Po. Malaki, oo. Sa anong paraan kasi po? Kasi po, sa excise taxes lang sa gasolina at diesel, under the train act po, ang impact niya, no, yung pagtaas ng presyo niyan, kumpara po nung end December. 7% po yan eh. So, sa transportation at delivery lang ng mga produkto, kaya sa delata, sardinas, agricultural product, baboy, karne, isda, at marami pa iba. Yung negosyante, ipapatong niya yung taas ng transportation at delivery, hindi po ba? Mm-hmm. Ayun, alam naman po niya sa Pilipinas, ang supply chain natin mahaba. Ano ba yung sabihin ng supply chain?
bihira naman po na ang produkto from manufacturer diretso sa palengke. No? Yan po ay saling-saling yan. Kung baga kulay, gagaling yan ng Benguet o Baguio. Bago po dumating sa mga palengke yan, siguro po nakadala o tatlo na yan patong. No? May traders, may middleman, may distributor. So, kaya pagdating po sa yung palengke mismo, kung saan tayo mga consumer na mimili, mataas na, no? Yun po isang impact lang to, eh, no? Yung pong excise tax. Pangalawa po, yung excise tax din na ipinato nila sa coal, no? At saka sa nag-impact po sa presyo ng kuryente, no? Pangatlo po, yung pong sa mga sweet and sugar beverages ay talagang ang laki ng naging pagtaas ng presyo niya. Train pa rin yun, ano? Bumaba nga ang benta nila, eh. Ng mga tindahan dahil po nagtitipid na rin yung ibang mga consumer sa pagbili. Mm-hmm. Pero meron pa rin pong pinag-uusapan na train 2 at iba pa pong mga packages ng train. Ano ho sa tingin niyo ang magiging epekto kapag ito ay napasa at syempre ngayon pa lamang talagang marami na ho nagre-reklamo ng ordinaryong mamimili. General lang kasi hindi yes, general lang po. Official detalye, no? Yung pong nababalita na tatanggalin ng VAT exemption ng mga industriyang ang negosyo ay sa kuryente, ay nako, sigurado po. Pag natanggal ang VAT exemption, meaning magbabayad sila ng 12% VAT. No? Right. Ang ibig po sabihin nun, ipapasa rin nila sa consumer yun. No? So dagdag pasali na naman. Dagdag pasali na naman po. No? Ngayon, yung pong sinasabi nila na babawasan daw ang corporate income tax, no? Mm-hmm. Sana yung mga kumpanyang makikinabang doon, yung savings nila sa income tax, ay ipasa naman nila sa pagbabasang presyo ng mga produkto at servisyo nila. Mm-hmm. Ganun po, hindi maaaring sila lang yung, kumbaga sila lang yung magre-rip ng benefit ng mababang corporate income tax. Pero ang binabantayan po namin dyan, yung talagang directly, no, mag-i-impact sa atin. Impact. Sabi mong pumasa ngayon yung train to, the next month, pwede mag-impact na yung pagtanggal ng mga VAT exemption sa mga industriya na ang negosyo sa kuryente. Bantayan po niyan kasi at 12% po yan. Napakalaki. Alright, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras dito po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Yan po naman si Mr. Victorio Mario Dimagiba, ang founder at president ng Laban Consumer Incorporated.